guys. Today's vlog is about JS status. Ito yung yung doe ko, yung inahing rabbit ko na may apat na kids o may apat na anak. Ang una niyang naging sakit is yung sa mastitis, yung pamamaga ng dede niya. Tapos trinit ko siya nung oxytetracycline, in-injectan ko siya. Nag-okay na naman. Lumiit na yung maga ng dede niya, tapos kumain na siya ng maayos. Pagkatapos ng mga 5 araw, okay na siya. Nagpapadede na siya ng maayos sa mga anak niya. Ang naging problema naman niya ngayon is yung GI status. Napansin ko kasi sa stool niya, sa tae niya, is mayroong jelly. Hindi ko lang napicturean, hindi ko napakita sa inyo kasi nalinisan na kanina. Wala yung cellphone ko para sana nakita nyo kung ano yung jelly na ano na yun, na poop nila. Tapos yung mga anak niya is 14 sila, iwawalay ano pa lang ngayon, 10 pa lang ata, may 4 days pa. Ginawa ko sa mga anak niya is pina-adapt ko dito. Ito yung dalawa, yung dalawang block na yan, galing yan sa kanya, kanyang anak yan. Yung dalawa nilagay ko rito, kaso itong doe ko na to is aggressive, hinahabol niya yung dalawa kung pina-adapt sa kanya. Nilagay ko na lang dito. Ito yung dalawang brown, yan yung dalawang brown na yan, yan yung anak niya. Buti naman mabait tong doe na to, hindi maselan, kaya inaccept naman niya, tapos pinadede niya kanina. Kaya pag magpapa-adapt kayo, kailangan pag mga ganito na kalalaki, babantayan nyo, huwag nyo iiwan. Antayin nyo muna, kung tingnan nyo muna kung i-accept sila ng ng nanay na mag-a-adapt sa kanila. Pag hindi, ilipat nyo sa iba. Eto, hindi naman maselan, kaya inaccept niya agad. Balik tayo sa dito sa may GI kong rabbit. Ang ginawa kong gamot is pinainom ko siya nitong Biocid kasi mabisa to sa mga gastrointestinal problem, pagtatae, kaya malaking tulong to sa magrarabbit. Kaya mas mainam na meron kayo nito pag nag-aalaga kayo ng rabbit. Mas mabilis yung epekto sa kanila. Tapos yung tubig niya, nilagyan ko ng dextrose powder para bumalik yung lakas niya. Tinanggal ko yung anak niya kasi kung hindi ko tatanggalin, dede sa kanya yon, tapos madedrain siya, mawawalan siya ng lakas lalo. Hindi siya makaka-recover. Napansin ko kanina yung poop niya, tapos kaninang umaga, inobserbahan ko siya, hindi siya kumakain ng maayos. Kaya yun, na-decide ko kanina, pagtingin ko, pag check up ko, tapos tinignan ko yung mga stool niya, is may nakita nga akong para mga jelly. Isa yun sa sign na merong GI status yung rabbit mo. Yung GI status naman is nakukuha yun sa stress, sa pag iba ng diet nila, katulad nagbago ka ng feeds, o kaya kulang sila sa fiber, doon nakukuha yung GI status. Kaya mainam na oobserbahan mo yung mga ganon.
para maiwasan yung pagkakaroon ng GI status nila. Ayun lang yung masishare ko sa inyo. Itong Doko na to, sana makarecover siya, makabalik siya sa dati, para sayang naman kung mamamatay. Yun yung kanina hindi siya umiinom, pinorspeed ko ng itong tubig na merong dextrose powder para makabawi siya ng lakas. Isa rin pala sa pagkakaroon ng GI cystitis is yung dental problem, kung mahaba yung ngipin, tapos stress, tapos kulang sa tubig. Isa yan sa mga faktor na pwedeng magkaroon yung rabbit mo. At meron pa pala yung pagkain nila nung fur nila o kaya balahibo. Kasi nagkakaroon ng blockage dun sa GI tract nila. Kaya hindi makalabas yung stool. Eto siya, napansin ko dun sa ano niya, yung tae niya is konti, tapos may isa akong nakita na stool niya na merong jelly. Isa yon sa sign na merong GI cystitis yung ano mo, yung rabbit mo. Kaya hopefully sana gumaling siya at magkaroon pa ng magbigay pa sa akin ng maraming kits. Kaya antabayanan ko siya na gumaling. Tapos mag-aano ako ulit ng video para sa kanya kung ano yung naging recover niya, o hindi siya naka-recover, hindi siya nakaligtas. I-update ko kayo. Yun lang sa ngayon. Salamat sa panonood. Sana maparami pa natin ang ating mga rabbit. Salamat.